Shalom and good evening or good day to our beloved students in the New Testament survey class. So this time we will continue our lecture on the Gospel of Luke, and this is the second part, and it's all about the historical aspect of the Gospel of Luke. To begin with, let's talk about the authorship. Who is the author behind this gospel? Is it really Luke the physician, or there is something else? So let's find out. The Gospel of Luke does not identify its author. Well, that's basic. Like Matthew and Mark, there is no such thing in their gospel that says directly that I am Luke and I am the author of this book. So there is no such thing. All right? There's no identification like that in the gospel. They never publicly, directly told in their book that they are the writers. Now from Luke chapter 1, verse 1 to 4, and Acts chapter 1, verse 1 to 3, it is clear that the same author wrote both Luke and Acts. So I want you to understand, and this is a trivia, that the author of the Gospel of Luke and the historical book of Acts is only one person. How do we know that? Let's find out. Let's read Luke chapter 1, and then verse 1 to 4, it says, "For as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus." So take note this part. The writer of the Gospel of Luke is writing to a well-identified person, and his name is Theophilus. And it seems that he is an official person, because it says in the address, "Most excellent." So this is it in the book of Luke, "that thou mightest know the certainty of those things wherein thou hast been instructed." So it seems that Theophilus has been instructed before, or there is some kind of teaching that already imparted to him, and the writer of the book of Luke is assuring him of those teachings. So we see that the writer addressed this book to Theophilus. So how do we know that the author is the same in the historical book of Acts? Let's find out in Acts 1, verse 1 to 3. It says, "The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God." So in verse 1 of Acts chapter 1, we can see the writer is calling the attention of the same person that was addressed in the book of Luke, and his name is Theophilus. So from these two passages in the scriptures, we can easily declare that the author or the writer of these two wonderful and marvelous books is the same person. All right? So probably Theophilus is a Roman dignitary. The tradition from the earliest days of the church has been that Luke, a physician and a close companion of Apostle Paul, wrote both Luke and Acts. So that is based on the tradition of the early church. And these two books, the Gospel of Luke and the historical book of Acts, affirm only one writer, and based on the tradition
of the church, it's Luke and no other person. All right. And we have some additional reference in Colossians chapter 4. And then verse 14, we already read that in our first lesson in the introduction. And Paul is identifying Luke as a doctor, a physician. And then 2 Timothy chapter 4, verse 11. This only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable for me in the ministry. So this passage gives us an idea that Luke worked hand in hand with Apostle Paul. So they were together for unidentified length of time. But the fact is, they are working hand in hand for the glory of God by doing a specific ministry. So authorship. Now, to affirm the authorship of Luke, let's find some internal evidence. When we say internal evidence, it pertains to the basis or facts that we can get from the book itself. Now, the common authorship of Luke and Acts is virtually assumed in modern scholarship for the following reasons. And what are those? So number one, the preface of the gospel shows a refined use of the Greek language, which points to an author who was well educated. So this is nice. The preface of the gospel shows a refined use of the Greek language. So this thing denotes an idea that the author is well-educated person. Among all those workers that works alongside Apostle Paul, the highly educated person is no other than Luke. So that's why, based on the internal evidence of the preface of the Gospel of Luke, we could internalize, we could assume and speculate that it is the highly educated doctor, which is Luke. Secondly, the preface of the book of Acts appears to introduce Ezekiel. Acts chapter 1, verse 1 refers to the first narrative. And that narrative is no other than but the book of Luke. All right. So there's only one writer or author between these two books of Luke and the book of Acts. And based on the internal evidence and tradition, it's Dr. Luke. And another thing, both books are dedicated to the same person, Theophilus, the most excellent Roman dignitary that was addressed here in both books. So again, since Theophilus is mentioned in both books, we can say that the author is only one person. And based on the tradition and the preface, it's the well-educated Dr. Luke. And then number four, the contents of Acts readily follow the story of Jesus presented in Luke. See the reference to all that Jesus began to do and teach in Acts chapter 1, verse 1. So tandaan natin mga kapatid, ano? Manonotice natin dito na pareho yung estilo ng pagkakasulat at yung presentation. Pagkatapos ng introduction, pasok agad yung patungkol sa life ng Panginoong Jesucristo. So, let us check yung bagay na yan. So, sa book of Luke chapter 1, pagkatapos ng preface or introduction, then here comes the story that is connected to the Lord Jesus Christ. Yung pag-foretell sa birth ni John the Baptist, which later on ay siya nagbaptize sa Panginoon sa Kristo. And then pagkatapos niyan, an angel foretells the birth of the Lord Jesus Christ. So nakita niyo yung pag-unfold from the introduction. Then here comes the story related to the Lord Jesus Christ from the book of Luke. And then pagdating sa book of Acts, it's almost the same. Pagkatapos ng introduction, ano ang nangyari? From verse 4, ang story dyan ay related sa baptism, and it's related also to the life and story of the Lord Jesus Christ, especially from verse 9, wherein it's the story of the ascension of the Lord Jesus Christ. So we can see
the same pattern of writing styles in both books. And number five, Luke and Acts begins with Jesus' ascension. So this was an ancient method of connecting one book to another. So finally, both books display similar styles and interests, as I said. All right. So ngayon, yung ganitong uri ng pagkukonek, yung ending ng isang libro, and then you can see the ending. It's like a review in another book. So it only denotes the idea na talagang magkasama yung librong ito or ginawa ito ng isang tao lang. So same din naman sa atin kapag tayo ay nagde-lecture. Kapag hindi natin natapos, and then we begin or we started the continuation ng lecture, medyo nagbabalik na tayo doon sa huling bahagi ng ating pinag-aralan. So the idea is the same, mga kapatid. That's why these two books has one author, and the church tradition points out na ito ay walang iba kundi si Luke the physician. Number six, the strongest evidence of Lukean authorship are the so-called we passages in Acts. We passages in Acts, kasi dito sa Book of Acts, malimit ay mababasa natin dyan yung word na we. It doesn't mention the names, kung sino yung mga we na yon, but based on the text that is provided here in our screen, makikita natin kung sino yung mga naging kasama ni Apostle Paul in the ministry, and we can minimize the choices among all the companies of Apostle Paul during his ministry. At ang highly educated talaga ay walang iba kundi si Luke. No wonder we ascribe, or the Bible scholars ascribe, the authorship to Luke. Kasi the writing is so magnificent. Ang librong ito ang mayroong pinakamaganda at maayos na pagkakagamit ng Grego na sumisimbolo lamang na talagang edukado talaga ang sumulat nito. At yun nga, wala nang iba kundi si Luke ang pinaka-edukado sa lahat ng naging kasama ni Apostle Paul. So, and the way passages. And the most natural understanding of these references is that they suggest that the author was a traveling companion of Paul, a view attested as early as Irenaeus by the year 130 to 200, and that is can be found in the book Against the Heresies 3.1.2. So meron na talagang mga church fathers na very close doon sa time na nabuhay itong mga disciples ng Panginoon Kristo and yung mga naging disipulo ng disciples ng Panginoon Kristo. And they are affirming na talagang si Luke ang writer ng librong ito. So katulad ng isang sinabi ko sa inyo dati, mas maniniwala na ako sa sinasabi ng mga church fathers, church historians na nabuhay na higit na malapit sa panahon na nabuhay yung mga characters na involved dito sa salita ng Panginoong Diyos kesa sa mga bagong panukala na meron sa ating kapanahonan ngayon, kasi sobrang layo na nila sa panahon kung kailan nabuhay itong mga characters na involved dito sa salita ng Panginoong Diyos. Okay, so that's very practical. I would rather believe those who live near to the time of the characters that are involved in the words of God kesa sa mga makabagong researchers sa panahon natin ngayon. Okay? And then, let's move on sa external evidence or why the Bible scholars believe that Luke is the writer of this gospel. Because the early church clearly understood the author of Luke Acts to be Paul's beloved physician. So, bakit nga ba? Bakit pinaniniwalaan nila na si Luke na pinakamamahal na doktor ni Paul ang sumulat nito? First, this is attested in the title according to Luke. So meaning, yung manuscript na natagpuan ay maaaring may nakasulat na the gospel according to Luke at the end of the earliest manuscript. In the stated opinion of the early church fathers such as Irenaeus 130 to 200 AD, Theophilus of Antioch, later 2nd century, and Justin Martyr, year 100 to 165, and an early canonical list. So you see, itong mga church historians na ito, church fathers na ito,
mga famous ito sa church history, and they are pointing to the same person na walang iba kundi si Luke, na siya ang writer ng gospel na ito. So kaya nga, uulitin ko na naman, mas kapanipaniwala ang opinion o yung historical narrative na mga Christians na nabuhay very close sa time na mga involved dito sa salita ng Panginoong Diyos. Okay, that's why I believe that Luke is the writer of this gospel. Kung sakali mang hindi si Luke, well, it's not a big deal. Bakit kanyo? Kasi hindi naman makakapagtanggal yun ng ating kaligtasan sa Panginoon Kristo. We are saved by faith, by God's grace, through faith. We were not saved by the author of the book. So whether it is Luke or another person, it's okay, it's fine, as long as we believe in the Lord Jesus Christ as our Savior. So one of the earliest extra-biblical indication of author comes from Justin Martyr, 100 to 165 AD, who mentioned a quote from Luke as from one who followed the Apostle Paul. O ito na mismo, si Justin Martyr, sinasabi ng mga historians, hindi ko naman nabasa kasi talaga yung kanyang pinakalibro, but syempre, we rely to the honesty and truthfulness of the Bible scholars and researchers na si Justin Martyr ay nakapagsabi nga o nakapag-quote mula dito sa Gospel of Luke. And to make it simple, from his own understanding, si Luke talaga ang writer nito at wala nang iba. Okay, the earliest and clearest extant reference to the author of Luke Acts by name is found in Moratorian Canon. So itong Moratorian Canon, I suggest you have to check it in Google kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng Moratorian Canon. Isa rin ito sa mga manuscripts na natagpuan. And dito sa manuscript nito, talagang mayroong nakasulat na ang author ng Luke and Acts ay walang iba kundi si Luke. So yan yung mga lumang manuscripts na may sinasabing si Luke talaga ang writer ng gospel na ito. And then, it is followed by Irenaeus around 130, 280 naman yan na nabuhay si Irenaeus, and the anti-Martianite introduction to Luke. And then si Polycarp sa Smyrna or sa Turkey quotes both Luke and Acts. Also si Papias, AD 60-130, named Luke as the author of the Gospels. So yan ay mula sa sulat ni Eusebius, Ecclesiastical History 3.24.5-13. So you see, may mga church historians tayo na nagsasabi talaga directly na si Luke ang writer ng Gospel na ito. Now the possibility is that there could be disciples who have a direct connection to the author, Luke, and nagkaroon ng oral tradition hanggang nakarating din dito sa mga famous church fathers, church historians, and that's the reason why kung bakit may mga church historian na nagsasabi talaga directly, personally, with all clarity, na si Luke ang author ng libro ito. Okay? External evidence outside of the book. Number four, another fragment of Papias is found in an Armenian writer who quote Luke 10:18. Isang bahagi na naman ang natagpuan mula kay Papias, and nag-quote nga ito ng passage in the book of Luke. And itong pag-quote ng passage nakakatulong talaga kung sino ang author ng librong ito. Kasi kung hindi si Luke ang author, dapat hindi nila i-connect yung pangalan ni Luke sa pag-quote ng passage na ginamit nila dito sa gospel na ito. And finally, no candidate other than Luke has ever been set forth in the history of the church as the author of this book. It was not until the mid-19th century that anyone doubted the tradition that Luke wrote this gospel, which corresponded with the rejection of the Lucan authorship of Acts. Try to imagine, sa haba ng panahon, daang panahon ng lumipas, the early church, the church historians, they believed and they accepted that Luke is the writer. Imagine kailan lang nagkaroon ng pagdududa o nagkaroon ng ibang opinion na baka iba ang writer at hindi si Luke.
bago lang, mid-19th century. So, kailan lang yan? So, kaya sabi ko sa inyo kanina, I would rather believe the early Christians, the early believers, na nagsasabi na ito ang author niyan. Kasi very close pa sila dun sa time na nabuhay yung mga Bible characters, mga importanteng figure dito sa Word of God, and the writers. So kaya, based on church tradition, oral tradition, or historical tradition, mas katanggap-tanggap talaga yung kailang declaration na si Luke ang writer ng librong ito. Okay, so ayan. Tapos na tayo doon sa authorship. Punta tayo sa ikalawang bahagi ng historical part ng Gospel of Luke. At ito naman ay yung date of writing. So, kailan ba naisulat itong Gospel of Luke? Now, maraming mga dates ang itinasuggest. Pero yung maagang taon na pagbibigay ng date sa Luke prior to AD 70 is compelling for the following reason. Ibig sabihin, mas pinaniniwalaan ng maraming Bible scholars ang date of writing ng Luke na ito ay naisulat prior sa AD 70 kasi yung AD 70, yan yung time na dinistroy yung temple sa Jerusalem. So tignan natin kung ano-ano yung mga kapanipaniwalang mga dahilan kung bakit prior to AD 70 ang date ng Luke. Number one, Luke does not mention any significant event following to the early 60s in the book of Acts, such as the persecution of the church by Nero and the destruction of Jerusalem and the deaths of Peter, Paul, and James the Just. May mga records kasi sa history kung kailan naganap yung persecution ng church sa pangunguna ni Emperor Nero of Rome. And then, meron din tayong date kung kailan na-destroy ang temple sa Jerusalem. So, meron din tayong records, approximate year, kung kailan namatay si Peter, si Paul, at si James. So, by knowing the related dates of the significant events in the history, world history, church history, we can have a clear idea kung kailan naisulat itong Luke. At saka Acts. Kaya hindi siya po pwedeng lumagpas sa AD 70. So nandyan lang yan, mga around AD 60 to 65. Okay, kasi kung naisulat ito after AD 70, yung destruction ng temple sa Jerusalem and yung persecution ni Nero ng mga Christians, edi dapat sana kahit pa paano mayroong na-mention si Luke na mga pangyayari related dito sa mga historical na events na ito. Lalo na yung destruction ng temple sa Jerusalem. Hindi po pwedeng hindi pa mention yan. That stance toward the Roman Empire in the Book of Acts is decidedly neutral, if not friendly. In other words, walang masyadong minimension si Luke patungkol sa Roman Empire. Napaka-silent niya. Kumbaga, kung mayroong oppression na ginagawa ang Roman Empire, lalo na yung pag-persecute sa Christianity, hindi dapat masyadong nabigyan iyon ng pansin dito sa isinulat ni Luke. Parang tulad din sa atin sa Pilipinas, di ba? Like si Dr. Jose Rizal sa kanyang mga akda, Il Filibusterismo, No Limitang Hiri. Dahil siya ay nabuhay doon sa panahon na grabe yung oppression na ginagawa ng mga kasila sa atin. So may mga bagay siya talagang minention doon sa kanyang libro patungkol sa kung ano yung mga naging kaganapan o naranasan niya sa mga panahon na nagaganap yung mga bagay na yun. So same is true dito sa Gospel ng Luke. Kung naganap na yung destruction ng Jerusalem and yung persecution ng mga Romans dito sa land of Israel, most likely naisulat din dapat ni Luke yung mga bagay na yun. O na-include man lang niya dito. But the fact na it's very quiet, normal, walang kinalaman yung destruction ng temple, kaya masabi natin na nasulat ito ahead of AD 70. This would seem to favor a time prior to Nero's persecution of Christians that culminated in Paul's and Peter's martyrdom around 64 to 66 AD. So kaya kung ganito yung time ng persecution sa mga Christians kay Paul and sa martyrdom ni Peter, so most likely dito lang din banda sa year na ito. So it could be around AD 62, 63, 64 or even AD 65. Diyan banda sa mga taon na isulat ni Luke ang kanyang gospel. The failure to mention Jerusalem's destruction in Luke's gospel also favors
pre-70 AD date. Kasi walang ang minention dito eh, patungkol sa destruction ng Jerusalem Temple. So, kaya talagang mas maaga kaysa sa AD 70 yung pagkakasulat ni Luke ng gospel nito. Since Luke consistently noted the fulfillment of prophecy both written and oral, why would he not mention that Jesus' prediction of the destruction of Jerusalem Temple had been fulfilled? Also, the relevance and impact of the Stephen episode in Acts 7 are predicted upon the temple still being in existence. So napansin ninyo, sa time ni Esteban, nung siya ay nangaral doon sa temple, nakipag-debate siya doon sa ibang mga religious groups, existing pa ang temple in Jerusalem, wala pang destruction na nagaganap sa temple ng Jerusalem. So meaning to say, talagang prior to AD 70 ang pagkakasulat ng Gospel of Luke. Hindi man natin ma-specific talaga yung year, but the good thing is, it was written prior to AD 70. At least, meron na tayong idea or saan bandang taon na isulat ang Gospel of Luke. Amen? An indication of an early date is that Paul's letters are not mentioned in Acts. As L.D. Johnson stated, it is far more likely for Paul's letters to be ignored before the time of their collection and canonization than after. So same thing pa rin ang sinasabi talaga dito sa portion nito na talagang higit na mas maaga sa AD 70 ang pagkakasulat ng bagay na ito. Or else, kung late na or past AD 70 na isulat ito, AD sana. May mga quotations din na sinabi si Luke related doon sa mga letters ni Apostle Paul sa iba't ibang mga churches and personal letters to the church leaders dito sa Pauline Epistle. And then the conclusion is an important evidence, Acts chapter 28 verse 30 to 31. For many, the ending is uncomfortably abrupt. Paul finally reaches Rome under the protection of the emperor, but the reader is left without knowing the outcome of the trial. The book ends with Paul preaching the gospel in Rome without hindrance. So kung mapapansin niyo sa Book of Acts, halos kumpleto lahat ng kwento ni Luke. Kaya lang magugulat din tayo kasi sa chapter 28, especially yung verse 30 and 31, basahin natin ano. And Paul dwelt 2 years in his own hired house and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Take note dito sa Book of Acts, abrupt yung ending, yung pagtatapos ng sulat na ito. Sa makatuwid, tapos nang maisulat ni Luke, yung Luke and the Book of Acts, subalit nananatili pang buhay si Apostle Paul. Kaya itong bagay nito, when you know the date of Apostle Paul, then you can easily confirm na prior to the death of Apostle Paul, kung anumang taon yun, ay natapos nang isulat itong Gospel of Luke and the historical account of Acts. So meaning to say, higit talagang maaga ang pagkakasulat nitong dalawang libong ito. Kasi there are some who believe that the Gospel of Luke was written around AD 80. So masyado naman ng malayo iyon. Okay? And the logical question is, why didn't Luke write a paragraph or two describing the outcome of the trial? So bakit hindi na naisama dito yung execution kay Paul? Kasi pinugutan siya ng ulo bilang death penalty sa kanya. Kasi nga, tapos nang isulat dito, maaga pa na isulat ni Luke ang dalawang librong ito. The response that Luke had accomplished his purpose by showing the progress of the gospel from Jerusalem all the way to Rome, implying that any mention of the outcome of post-trial would have been superfluous, is unsatisfactory. The natural conclusion is that Luke caught up with Paul in time and that when Luke concluded Acts, Paul was still under house arrest, so about 2 years span, in Rome and awaiting trial before the Emperor Nero. Alright, so to make it simple, mga kapatid, even though we cannot specify the exact year and months and dates, but we have the assumption from which years could it be written by Luke. Okay, so early 60s or prior to 70s, not after AD 70, or else dapat na mention yung mga mahalagang bagay
na nangyari sa kasaysayan, Roma, especially related sa Roman Empire. So around mid to late 60s, Elder Peter's death, if to be based on tradition, which suggests Peter had a significant input in Mark's gospel. So kasi si Peter, namatay siya around 65 to 68 AD, according sa speculations ng mga church historians. So kaya kung ganun yung year ng kamatayan ni Peter, so we can assume na prior to AD 68 ay tapos na talaga may isulat ni Luke itong kanyang gospel. Okay, so kaya probably talaga around AD 64 or 65 or 63, yan ang kalalabasan ng mga taon na naisulat itong Gospel of Luke and also yung Acts. If Mark was the first gospel writer and Luke based his written gospel on it, then the early 60s date of writing of Acts would suggest that the Gospel of Mark was written around the second half of the 50s. So kung ganito naman yung sistema, medyo magkakaroon ng epekto ito sa dating ng Gospel of Mark. But so mag-adjust yung date of writing ng Gospel of Mark. All right, so another thing that we need to consider is the writing of the book of Mark. So kapag ang okay, isa pang bagay na dapat natin i-consider ano when finding the dates of writing ng Gospel of Luke ay yung paniniwala ng ilang mga Bible scholars na ang Book of Mark daw ang unang gospel na naisulat at ito ang pinagbasehan ni Luke o ilan sa mga pinagkunan niya ng information para maisulat niya itong kanyang gospel. So with that, ay magkakaroon ng adjustment sa dates. And again, isa pa rin yung pinakasuma conclusion. Hindi pa rin po pwedeng after AD 70 yung pagkakasulat ng Gospel of Luke. So, isa pa rin ang kailang minimension or pinupoint out na naisulat ito around AD 60s. And the number 5, punta naman tayo sa purpose of writing. Ano ba ang dahilan kung bakit isinulat ni Luke ang librong ito? Well, basically to reveal the Lord Jesus Christ and all that he began to do and teach until the day he was taken up to heaven. So basahin natin yung passage na iyan sa Acts chapter 1 verse 1 and 2. Lumalabas na ang pagkakasulat ni Luke ay para magbigay ng higit na malinaw na impormasyon patungkol sa lordship ng Panginoon Jesucristo and sa mga bagay na kanyang ginawa. So Acts chapter 1 verse 1 and 2, sabi rito, the former treatise have I made. This passage is referring to the writer himself. O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach. All right, so again, i-underline niyo yung part na yan, yung word na of all that Jesus began both to do and teach until the day in which he was taken up. After that, he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. So makita natin dito na ang central focus ng pagkakasulat nito ay pagpapakilala sa Panginoon sa Kristo at pagpapabatid ng mga bagay na ginawa at itinuro ng Panginoong Hesukristo. Napakadaling intindi ng part na ito. And then what else? Another purpose of writing of the Gospel of Luke is for the edification of the Gentile Christians in need of instruction. Kasi nga, na-notice natin doon sa ating introduction na si Luke lamang ay natatanging Gentile writer in the New Testament books. Isinulat niya ito para rin makapagbigay ng wasto at maayos na aral sa kanyang mga kapwa mananampalataya na mga Hintil din naman. So, kumbaga, Gentile context ang approach na ginawa ni Luke dito sa pagkakasulat niya ng kanyang gospel para doon sa mga Gentile Christians na nangangailangan ng pastong aral. Ang lugar kung saan ito isinulat, internally, the gospel gives no indication of its place of origin.
So mahirap i-determine kung saan talaga ang area nung isunulat ito ni Luke. Wala rin namang nakasulat dito sa kanyang gospel na nagsasabing narito ako sa lugar nito at habang ako ay nandito ay isinusulat ko itong mga bagay nito, yung mga aral nito. Nothing. Kung paano wala rin sinasabi yung bawat libro kung sino yung author, same is true kung saan sila naroon nung may sulat itong mga librong ito. Maybe they are from one place to another. Maaring sa area nito, nung sila naroon, may naisulat sila. Pag-move nila ng another place, maaring na-continue nila yung pag-usulat doon. We don't know exactly. But externally, if Luke compiled his sources while Paul was in prison in Caesarea and was with Paul during the first Roman imprisonment, Colossians chapter 4, verse 14, it could have been written anywhere between Caesarea and Rome. Ay, mga kapatid, yung land area mula dito sa Israel going to Rome, naku po, napakalaking lupain yan. Hindi natin alam kung saan area sa napakalawak na lupain ito sila naroon nung isulat ito ni Luke. So, yun na lang. Just concise it in your mind. Have this idea. It is written between Caesarea, Israel, and Rome. Wherever it is, isang napakalaking lugar ang namamagitan sa bansang Israel ng Caesarea, kung saan naroon ang Caesarea and ng Roma. We cannot point out a very specific place concerning the place of writing. Destination, sino ba ang recipient ng Gospel of Luke? Well, basically, doon sa introduction pa lang ng Luke at saka ng Acts, makikita na natin kung sino yung personality na inaddress dito at yan ay walang iba kundi si Theophilus, the most excellent Theophilus. Basahin natin once again. Sabi rito, verse 3, it seemed good to me also having had perfect understanding of all things from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. So ang destination, ang recipient ng librong ito, napakalinaw naman kung sino at minention dito, walang iba ang tinutukoy ay si Theophilus. The excellent, alright? The most excellent Theophilus, a Roman dignitary. So Theophilus was a man of high rank, for Luke addressed him as most honorable, from the Greek word kratistos, a term that is used elsewhere in the New Testament only by the same author in Acts. O, nakita ninyo? Sa Acts, ginamit din ito, ang term na ito, mula sa original Greek language. So, meaning, isa lang talaga ang person behind these two books, Luke and Acts, kasi they are using using the same genre, the same style of writing, with reference to the Roman government official Felix and Festus. So, yan, most excellent din itong mga ito. Sa mga most honorable, mga high-ranking official. So, kaya itong si Theophilus, high-ranking official din. So, praise the Lord na lang. Siya ay nakakilala sa Panginoon sa Kristo at naging mananampalataya din. Napakalaking bagay. So, sabi ng mga historians, si Theophilus ang lumalabas na patron ni Luke. Siya yung kanyang supporter or naging sponsor sa kanya, especially sa pagpapalimbag marahil itong kanyang writing, the Gospel of Luke. Theophilus had received previous instruction regarding the Christian faith. You have been instructed. Luke chapter 1 verse 4. Sabi dito, that thou mightest know the certainty of those things wherein thou was being instructed. Theophilus received previous instruction regarding the Christian faith. You have been instructed based on Luke chapter 1 verse 4. So this passage denotes idea na si Theophilus ay naturuan na before or previously. We don't know kung gaano nakatagal ano, yung instruction na yun na naibigay sa kanya. But the good thing here that we can know is believer na itong si Theophilus. At ang kagandahan, he is a high-ranking official na nakakilala sa Panginoon sa Kristo. So ngayon, kung may tinuro sa kanya dati, kung hindi man siya matagal ng Kristiyano, at least si Luke, ina-affirm, ina-assure siya patungkol doon sa teaching na kanyang natanggap before. Na ano nga,
Ito ay maayos, malinaw, katanggap-tanggap at makatutunghan ng aral ang ibinahagi sa kanya. So kaya kumbaga, sabi ni Luke, huwag kang magduda doon sa itinuro sa'yo dati. Okay? Walang dahilan para magduda ka. Pawang katotohanan ang ibinigay na katuruan sa'yo. And what else? Luke offered his gospel to give Theophilus further assurance regarding this instruction so that you may know the certainty. So again, kinocomfort or inassured ni Luke na yung tinanggap na aral ni Theophilus before yung instruction ay isang mabuting katuruan or instruction na kanyang tinanggap. So, no place for doubts dapat, kumbaga. And then, pangalawa, not only mayroong specific na recipient ang librong ito na si Most Excellent Theophilus, but also the Gentiles. May evaluate natin dito na mga hintil, since si Luke ay Gentile writer, ang potential na recipient ng kanyang sulat ay walang iba kundi yung mga Gentiles din. So virtually all scholars suggest that Luke wrote for a Gentile audience since he tended to substitute Greek names and titles for overtly Jewish ones. So yung masyadong mga Jewish na term, like for example yung kay Matthew, ang ginawa naman ni Luke, pinalitan niya ito, okay? It became more Greek, so that the Gentiles could understand it better than those who are Jewish. So why we believe that aside from Theophilus, the Gentiles is also the recipient of the gospel? Because here in the Gospel of Luke, he traces also the genealogy of Jesus way back in the time of Adam, not just to Abraham, which is kung kay Abraham lang, talagang makita natin na masyadong obvious na Jewish or Israelite yung magiging recipient ng librong ito. Pero nakita naman natin, yung masyadong Jewish na mga names and titles dito ay translate niya para mas madaling maintindihan ng mga Gentiles. And then bakit kay Adam at hindi kay Abraham? Para makita ng mga Gentiles yung scenario na ang lahat ng tao ay nagmula kay Adam and that God has a dealing to all humanity. Luke situated the gospel historically by referring to the dates of the Roman emperors Augustus and Tiberius, and this would be of particular interest to Gentiles in the Greco-Roman world. So bakit tayo naniniwala na mga Gentiles ang isa sa target ni Luke sa kanyang sulat? Kasi may mga mababasa tayo dito na ang genre ay masyadong Gentile. Like yung pagkakamention dyan ng Roman Emperor, si Augustus, si Tiberius. So it denotes the idea na Luke is thinking of the Gentile viewers. Whereas kung Jewish naman talaga yung target audience ng librong ito, eh, yung writer nito, hindi niya na bibigyan pa ng importansya yung pagkakabanggit ng mga Roman emperors na ito o yung kung sino-sino mga Roman noble officials kasi hindi related sa kanila. Now, the mere fact na si Luke ay Gentile, so hindi nakapagtataka na na-include niya itong mga mahalagang events and persons related in the Gentile context. Finally, Luke's use of the term Judea in a generic sense for all of Palestinian seemed to indicate an audience removed from the Holy Land. Thus, the internal evidence from Luke's gospel points to a Gentile writing for Gentiles. So generally, ginamit ni Luke dito yung term na Judea. It's a general term referring to this land. So kaya kapag yan yung term na ginamit mo instead of Israel, lumalabas na are aiming for a Gentile audience. Kasi kung Jewish audience or yung mga religious, so better to use Jerusalem. So bakit Judea? Kasi yan yung mas famous or kilala sa mga Gentiles sa mga panahon yun. Luke may have a specific target audience in mind, but most likely wrote his gospel for all who would read it. Tulad nga ni Theophilus, maaaring siya yung pinaka-specific person sa isip ni Paul para sa sulat nito.
Pero naniniwala din tayo na target din ni Paul ang mga Gentile audience na matuto sila mula dito sa kanyang isinulat na sipi ng salita ng Diyos. But we also believe na isinulat niya rin ito para doon sa mga mayroong interest na basahin ito at makilala pa ng lubusan ng Panginoon sa Kristo. Sabi nga ni Bloomberg, ayon sa kanyang conclusion, ang Book of Luke is often considered the most universal of all the gospel. So bakit most universal? Kasi balance eh. It reaches especially the Gentiles. Kasi sa mga Israelites or Jewish, madali na nila itong maintindihan. Lalo na yung mga practices, rituals, and religious lifestyles na related sa kanilang paniniwala. Kaya talagang si Luke, he gave more emphasis on this book in a way na mas madali itong maintindihan ng mga Gentile readers niya or viewers. Alright, so ayan. Ating muling natapos ang ikalawang bahagi ng ating lecture sa Gospel of Luke. So nawa nagkaroon tayo ng maayos na idea kung bakit tayo naniniwala o yung mga church historians ay naniniwala na ang author behind this gospel ay walang iba kundi si Luke. And nawa nagkaroon din tayo ng idea kung kailan ito potentially naisulat and naging malinaw sana sa atin na hindi tayo po pwedeng mag-mention ng specific place kung saan ito naisulat. So most probably between Caesarea Maritima dito sa Israel to Rome, and napakaluwang ng lugar na ito, ng kalupaan na ito. Kaya mahirap talagang alamin kung saan. Lalo na very silent ang mga writers sa pagkasabi ng direct statement na sila yung writer at kung saan nila isinulat yung mga bagay dito. And hopefully, ay higit nating naunawaan yung purpose nito na may pakilala pa ng lubusan ng Panginoong Jesucristo and ma-empower ang mga believers, especially yung mga Gentile believers. So, thank you again. Thank you once again. So, thank you once again. And I pray that God will continue to give us knowledge and understanding so that we will grow more in wisdom of His Word. So, to God be the glory. See you once again sa ating third lesson here in the Book of Luke. Thank you and God bless us all.